Magandang araw sa lahat ng ating taga-subaybay. Ang pupuntuhan ko ngayon ay patungkol ito sa tapang ni Secretary Abalos na ibinunyag niya ang mga pangalan involved sa drugs, billions of pesos na drugs magmula sa general hanggang sa sa kapulisan, ano? So saludo ako sa iyo, Secretary. Ito ang mga hinahanap kong Secretary na isang tumutupad sa tungkulin na kanyang sinumpaan. Ito yung hinahanap natin. Kung mahina ang ating Pangulo, dapat ang mga Secretary niya ay matatag ang loob. Huwag kayong humawak ng position kung hindi niyo kayang ipagtanggol ang inyong responsibilidad, mga kababayan ko. Ano? Ang dami kasing Secretary, ewan ko kung ano ang pinag-iisip nila. Maraming plano, matalino. Pero iniisip kung paano magkapera. Ha? Sabi nga ng iba, sakit na ng Pilipino yan. Cancer na yan. But siguro lahat, hindi lahat ang cancer ay hindi nagagamot. May gamot dyan. Tayo ang gamot, mga Pilipino. Bawat isa sa atin, batikusin, purihin ang tama, batikusin ang mali. Ang daming matatapang ng Pilipino, pero hindi naman nakakatulong sa bayan. Ano? So sabi ko nga, saludo ako, Secretary Abalos. Ano? Naibunyag mo lahat ang pangalan mga ungas na mga pulis. Ano? Hindi naman namin napag-aralan sa training niya yung pagnanakaw. Bakit nabuo ang pagnanakaw sa inyo? Ito, husgahan nyo, pakinggan nyo muna ang tatag ng loob. Hindi matapang. Ang matapang kasi lahat naman matatapang na Pilipino eh. Alam ko matatapang. Ang iba matapang apog. Magnanakaw. Ang iba matapang lang sa salita. Kaya sabi ko, matatag ang loob. Haharapin niya ang consequences kung ano man mangyari sa kanyang gagawin. Yun ang tunay na Pilipino or Cabinet Secretary. Kung ang Pangulo natin medyo mahina, siguro sa muna lang siguro. Kaya hindi pa ako nag-host gagaano kay Presidente Marcos dahil mag-iisang taon pa lang. Pag umabot siya ng bago mag 3 years at ganun pa rin style niya, walang mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Sa totoo lang. Okay lang kung mahina siya sa leadership, pero yung kanya mga pangako ay nagampanan niya, eh okay na rin yun. Kahit hindi na kailangan tapang, yung mga Secretary niya na lang ang dapat maging matatag ang loob. Pakinggan natin ang anunsyo ng ating Cabinet Secretary, Secretary Abalos. Can we call the next? Okay. Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Number 2, General Narciso Domingo, Director ng IDEI. Number 4, Colonel Julian Olona, and Chief of IDEI SOU-4A. Number 5, Captain Jonathan Sosongko, ang head ng RST IDEI SOU-4A. Lieutenant Colonel Arnoldo Ibanez, ang OIC na PIDEG, ito yung Philippine Drug Enforcement Group, SOU, NCR. Number 7, Major Michael Angelo Salmingo, PIDEG, SOU, NCR. Number 8, Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez, Quezon City Police District. Number 9, Lieutenant Asharat Amorong,
ang intelligence officer na PIDE, Intelligence and Foreign Liaison Division. Number 10, Lieutenant Colonel Harry Lorenzo III, a Manila PD Mobilones Station Commander. 11, Captain Randall Pinon, ang Intelligence Section ng PIDE, SOU 4A. Ito yung mga taong nakita natin lahat na nandito sa tape na ito. So, kamukha na sinasabi ko, mag-leave na lang muna sila, pending investigation. If not, they will be suspended pending investigation. Kamukha ng aking pangako sa inyo, ito po sa DILG, sa National Police Commission, hindi kami papayag na masira ang ating bansa nitong droga. Kung kailangan linisin ang rambo, gagawin namin ang sinumpaan namin dito. Linisin namin ito, ang pinapangako po namin sa inyo ito. Mga nakikinig na nanonood ngayon, mahabang laban ito. Tulungan nyo ang ating gobyerno para ito sa ating anak at sa kinabukasan na ang mahirap sa lahat habang lumalaban ka sa droga, yung mga tao mismo dapat mag-aresto ng mga pusher ay sila pa nagiging hadla at sila pa nagiging protektor. Inuulit ko, walang problema, walang solusyon. Baka malaki ang problema nito, nakakapit. Pero ito aming sinumpaan. Nilinisip po namin ang rako nito. Maraming salamat po sa inyo. Okay, nakita nyo ang van, ang problema. Dalawa ang nakita kong problema dito eh. Una, ang batas. Pangalawa, ang nagpapatupad ng batas. Salamat, Secretary Abalos. Dahil sa tapang mo o dahil sa tinatawag nating tatag ng loob. Dahil mayroon kang sinumpaan, sabi mo nga, natutuparin nyo ang inyong sinumpaan. At hindi kayo papayag na ganun-ganun lang ang mangyayari sa ating bansa. At nananawagan ka sa ating kapwa Pilipino na tulungan kayo. Narito po ako para handang tumulong sa inyo hanggat sa nakakaya ko habang tayo'y nabubuhay, Secretary Abalos. Okay? So ano ang batas? Ang batas natin, nandyan na eh, matagal na. Matagal na yung batas na yan. So ang pinakamalaking problema, ang problemang tagapagpatupad ng batas. Sino ba ang nagpapatupad ng mga criminal na gawain? Una ang police in BI. Sumusuporta ang armed forces in other agencies, NICA. Okay? So lahat ng ahensya ng gobyerno sana kumilos na tulad ni Secretary Abalos. Lalo na sa Department of Agriculture, si Secretary Bongbong Marcos, pero mayroon siyang pinagkatiwala yung mga undersecretary or assistant. Kumilos kayo. Ang dami niyong pinaggagawa diyan na wala sa hulog, ano? So kumilos tayo. Maging matupad, maging kwan tayo. Consistent sa pagpatupad ng batas. Ang pulis, naku po. Kaya nga ako eh, actually nag-apply ako ng pulis pero sundalo na ako ng private personals ka nun. Kaya nga lang, hiningan ako ng kambing. Ha? Kasi mababa daw ako, tumunto ako sa kambing para matanggap ako. Hindi na ako nagpatuloy kasi umpisa pa lang may corruption na. Ha? Kaya sabi ko nga, sa appointment or ang tawag dyan sa kanila is appointment sa police, umpisa pa lang may nakawan na. Kaya ang mahalaga dito yung nag-proposition ng pagpupulis, iyan ang bantayan ninyo kasi diyan nagtuturo ng lakawan. Diyan nagtuturo paano i-under the table ang usapan. Ha? Pero hindi ko sinasabi na lahat kayo in general ito. Mga isolated case lang naman ito. Pero yung isolated na yan,
Yan yung tinatawag nating lason na nakakalason sa ibang isipan ng mga kapwa pulis o kapwa Pilipino. Nagpapatupad ng batas ang problema. So dapat, sino ba ang dapat magsalita nito para yung pagpatupad ng batas, tuparin? Katulad ng Digong, Pangulong Duterte, siya mismo namuno. Kaya kahit papaano, nagawa niya ng paraan ang kriminalidad sa bansa. Ang problema nga lang, sa corruption, hiniyaan niya. Maraming project, maraming perang nabulsa rin. Ganun lang kasimple yan. Hello? Although maraming project na nagawa ng ating Pangulong Duterte. So, kaya kung mahina ang sekretary, mahina ang presidente, dapat ang sekretary ang matatapang o matatag ang loob. Kaya naisip ko kanina, nung habang ako ay nakikinig sa salita ni Secretary Abalos, kasi nabanggit niya yung tutuparin nila ang sinumpang sa laysay. Sana every week yan, every week. Monday, flag raising. Babanggitin nila. Pero although, nalala ko nga sa military, mayroon kami palagi panunumpa sa watawat eh. Ha? Lagi natin banggitin yan, pati yung mga head offices, yung mga secretaries, pati Pangulo. Every Monday, kung may time, manumpa kayo lagi para kayo makonsisya. Maganap kayo sa posisyon nyo, hindi nyo nagagampanan. Ang sabi namin, magaling ka lang magsalita kasi hindi naman ikaw. Ha? Ginagawa ko yan. Isa lang failure ko nung nasayin ako sa Mindoro dahil nagkaroon ng personal problem. Other assignment ko, ginawa ko 24/7. Kaya nga, ang ibang kasama ko doon sa 7 Division, pinagdudahan ako. Miyerkules pa lang, nawala na ako. Binabantayan ako. Nalaman ko lang, medyo nagkaroon kami ng sagutan ng kapag officer. Ikaw nga, Miyerkules, wala ka na. Natawa na lang ako. Miyerkules, wala na ako sa opsina. Nandun ako sa field. Nagso-supervise directly sa mga batalyong commander at brigade commander and their subordinate. Nandun ako. Magpahinga lang ako ng Sabado, ng gabi. Saglit ako sa bahay. Then, madaling araw ng Lunes, nandun na ako, nagkasayaan ang aking mga tropa. Ako ang driver nila. Kasi binigay ko ang kanilang moral. Balikan ko, kahit Linggo nagtatrabaho, kahit madaling araw, alas 3, alas 4, alas 1, tinitingnan ko ang tropa kung they are performing well or they are performing properly, securing the area, securing the barangay or the town. Okay, so much for that. Balik tayo doon sa sinasabi ni Secretary Abalos. Sana may makasunod si General Garcia doon sa kulungan na isang general. Huwag niyo sama si General Palparan kasi ang kay General Palparan nakulong siya ayon sa kanyang panunungkulan, ayon sa kanyang sinumpang salaysay, ay yung isang general ayon sa kanyang pagkakawatan. General Garcia, o baka sana madagdagan ng mga general doon sa kulungan o kaya mga secretaries, madagdagan. So problema pa rin ang pagpapatupad ng batas kasi yung democracy nga eh. Magaling abogado mo, ligtas ka. Pero kung sa president, kahit gano'ng kagaling abogado mo. Okay. So yun ang gusto kong marinig sa mga secretaries na talagang tinutupad ang kanyang mga tungkulin, ang sinumpang salaysay. Sana lahat tayo, o lahat kayo, kasi tapos na ako eh. Lahat kayo nasa gobyerno, lagi nyo isaisip ang inyong sinumpaan. Every Monday flag raising, lagi nyo i-recite yung panunumpa sa watawat na tuparin ko ang aking tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino. Ganon sana. Hindi ako perfect, pero may ginagawa ako. Malakas ang loob ko sa lahat na bagay na yan kasi ginawa ko, hindi ako napatanga-tanga.
At hindi rin ako nagnakaw, kaya malakas ang loob ko. Wala akong tinatago. Ha? Wala akong tinatago. Pero bakit ako napaagad ng retired? 54 years old, nag-retired na ako. 36 years in service, nag-retired na ako. Bakit? Dahil sa corruption, muntik na ako madali. Dahil yung mga subordinate ko, pinagkatiwala ko, yung pala isasabit nila ako. Pero 70,000 lang yan. Ha? 70,000, delikado, hindi pa ako mag-retired. Retired, binayaran ko pa yun dahil sa katangahan ko eh. Alam mo yung mga tanga, yan yung nagkakaso. Karamihan yung mga maliit na pera, delikado. Pero pag milyon ang ninakaw mo, medyo protektado ka. Pero kung 1,000, delikado ka pag kaisang ka. Ha? Oh. Andito yung aking editor sa aking mga vlogs. Ang aking anak, si Segundo the Third. Siya ang aking taga-subaybay at taga-edit ko sa aking mga vlogs ko. Kaya pinapa-improve ko dahil ako matanda na, hindi ko na ganong alam. Kaya yan. Ha? Yan yung sabi ko, sundan kung anong ginagawa ko. Kasi baka sakali, okay, wag na. Okay, salamat. Salamat na. Okay. So, nawala ako. Dahil yung anak ko, gusto niya naman daw siya makilala na bilang isang editor sa aking vlogs. Kasi siya lang nag-i-edit sa aking vlogs. Kasi hindi ko rin kano alam itong pasikot-sikot na ito. Ano? So, sana manungkulan tayo sa tama. Ha? Yung posisyon na yan ay temporary lang sa inyo. Ano? Temporary lang sa inyo yan. Hindi yan sa inyo. Pinahawak lang sa inyo. Bukas makalawa, hindi na ikaw ang boss dyan. Magkasama na tayo bilang isang retired. Kaya gumawa tayo ng tama para sa ating bayang Pilipinas. Salamat.